Masarap at mabago ang siling panigang. Maliban sa mga katangiangin ng siling panigang, tumataas din ang presyo nito na maaaring magpayaman sa magtatanim ng siling panigang. Para malasap natin hindi lang yung bango at sarap ng siling panigang, pati yung pinansyal at pagpapalang pwedeng ibigay niya sa atin. Sa video ito ang matutunghayan nyo, kailan ba yung tamang pagtatanim ng siling panigang upang kumita at yumaman. Para malagyan na rin natin ang sugtong niluluto nating sili. Pero bago natin ganap na simulan, magpakilala muna tayo. Dahil nga sa dami ng klaseng pwedeng gawing luto sa siling panigang, kaya mabili ang siling panigang. Lalo na dito sa Northern Luzon o sa aming mga Ilocano. Niluluto namin yan ng purong sili lang, ang tawag doon, kinabraw. Yung iba naman tinatawag din pinakbit na sili. Pero ang style ng pagluluto parang paksiw. Kaya hindi ko rin sigurado kung anong pwedeng itawag dito. Kinabraw ba, pinakbit o paksiw na sili? Ano po ba sa tingin ninyo? Masarap ding iihaw ang siling panigang. Pangunahing sangkap din ito sa pinakbet. Pinapabango at pinapasarap din ng siling panigang ang mga paksiw na isda. Sangkap din ito sa pagluto ng papaitan. Pangkaraniwan na rin itong hinalo sa sinigang maging baboy man yan o isda. Sa ganyang klase ng luto namin ginagamit ang sili dito sa aming lugar. Sa ibang lugar hindi ko alam kung paano nilutuin ng siling panigang. Sa part din pala ng Bicol, hinahalo din ito sa Bicol Express pero yung mga hanga variety. Sa inyong lugar, anong masarap na luto sa sili at saan nyo rin ito sinasaom? Maliban po sa mga nabanggit ko na. Dahil nga sa dami ng klaseng lutong pwedeng gawin dito sa siling panigang, kaya mabili ito sa pelengke. At malaki rin ang chance niyang tumaas ang presyo. Para malaman natin kung kailan yung tamang panahon ng pagtatanim ng sili para kumita, meron tayong tatlong bagay na aalamin. Una, ilang buwan ba bago umani magmula pagkabunla sa siling panigang? At kung ilang buwan ito aanihan? At ang pangalawa naman, kailan ba tumataas ang presyo ng siling panigang? At ang pangatlo, ilang puno ba ang pwedeng tanim sa isang hektarya? Ang una nating aalamin dito, ilang buwan ba bago umanin ng siling panigang? Ang siling panigang mula pagpupunla hanggang paglilipat tanim, yung 18 to 30 days o isang buwan mula pagpunla, pwede nang ilipat tanim yan. Mula lipat tanim naman hanggang makaani, bali isang buwan. Pero nakadepende rin yan sa pangangalaga. Kaya kung maganda ang pagkakalaga, bali dalawang buwan lang, pwede na kayong umani. Ang kinaman naman sa ganitong klase ng siling, kapag malaki na pwede na siyang pitasin. Hindi katulad ng siling labuyo na kailangan pang pahinugin bago mapitas. Ang maganda pa dito, inaanihan ito ng 10 buwan hanggang 1 taon. Kaya matagal itong pagkakakitaan. Kaya magmula punla hanggang makaani 2 buwan. At hanggang 1 taon na pwede nating anihan. At yan po ang katangian ng siling panigang. Ang pangalawa naman nating alamin, kailan ba tumataas ang presyo ng siling panigang. Kadalasan ang pagtas ng siling, labuyo man yan o panigang, per month. Pero dahil sa dami ng klaseng pwedeng gawing luto sa siling panigang, marami ang nangangailangan dito. Kaya kadalasan mga June pa lang tumataas ng presyo ng siling panigang. Hanggang December na yan to January na mataas ang presyo. Pero kapag January na, nagsisimula rin bumaba ang presyo ng siling panigang. Hanggang sa tag-araw. Kaya ang pinakamagandang buwan ng pagtatanim ng siling panigang magmula April hanggang August. Pero ang pinakamainam pa rin yung buwan ng April. Hanggang June. Dahil 10 hanggang 1 taon muna mga anihan ang sili. Ang presyo naman ng siling panigang umabot naman ng 50 hanggang 200. Mula yun hanggang December, ganyan ang presyuhan. Ang pato naman, ilang puno bang pwedeng itanim sa isang hektarya? Pwede tayong magtanim ng 10,000 hanggang 20,000 na puno ng sili sa isang hektarya. Kaya kung makakapias tayo ng 1 kilo sa bawat puno sa isang buwan, malaki ang kikitain natin. Maaring umabot na yan ng milyon. Dito na natatapos yung video natin, sana makatulong ito sa inyo. Pero bago ko lubos ang tapusin, sana huwag nyo kalimutang taniman ng pindot ang subscribe button at notification bell para lagi kang updated sa mga susunod ko pang video. Maraming salamat sa panonood at pupalain kayo ng Panginoon.